Ayun, what's up mga kapet? Eto na naman ho tayo. Magbibida-bida na naman syempre dito sa my DeFi pet. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, hating gabi, madaling araw. Depende ko ng oras mo pinapanood to, magandang araw sa'yo. At muli, nais ko pa rin pong pasalamatan yung mga tao. Sumuporta, sumusuporta, at susuporta pa. At kung nais nyo pong magambag, wag na wag ho kayo mahihiya. Pindutin nyo ho yung button na tinuturo ko sa gawi ho dyan. Subscribe button ho yan. At the same time, i-on nyo na rin ho yung notification bell. Para at least kahit puro pag-eebas ko lamang ho to, updated naman ho kayo sa pag-eebas ko. Ano naman ho kaya ang meron ngayon? Eto nga, mag-weekend na. Pero syempre, silipin natin at baka mamaya ano pwedeng mangyari. Wala na ba tumpik-tumpik pa? Simulan na natin to. So ayun nga mga boss, o, diba? Ito, paliitin natin ang ating sarili. At bago tayo pumunta dito, kasi next week na ulit to, tignan natin to. Ito, na-ebas nila. Okay. Maaga-aga nila na-ebas to ngayong araw. Biyernes din kasi, syempre, magpapahinga naman yung mga yan. Wala na namang updates, so malamang sa malamang pagdating ng weekend. Well anyways, ito nga. Beware of an official announcement, these rewards will be distributed. Marami pa rin, marami nga rin ako nakita. The same time, may mga announcement na kakaiba na hindi ko alam kung bakit up until now to the point. Ewan ko, may nabebenga pa rin talaga ng seed phrase eh. Ulitin natin ha, hindi nyo kailangan magbigay ng kahit anong seed phrase. Kahit doon sa mga nagkaroon ng problema doon sa Evolve, pag merong seed phrase na hiningi, matik. Okay? Ang sabi naman nila, nagre-respond sila doon sa official Facebook page ng my DeFi pet. So if you do have any concerns, kindly do message the page as well. Same time, kilala naman na natin kung sino yung mga admin, so please be aware kung sino sila para hindi po tayo nadadali nitong mga to. Ngayon, it is now time for you to get all well done rewards deserved. Malamang gamit matik naman na yan. Ngayon, eto, naka all caps. Kahapon naebas natin to. Naebas din ni Boss Cryptopreneur, pero hindi pa siya official announcement talaga. The reward will be sent to your wallet address directly. Ito, naebas naman natin to. Ito nga, kagabi, ito is nasa around 4,000 something pa to. Ito mismo, may 4,000 something dyan, pinapalitan ko lang ng DPET token. Isa-isayin natin to, para at least meron tayong guide. Ngayon, how to see if you have received your reward. In the World Boss, click the transaction button. Dito yan, pwede kang dito. Makikita mo naman dito yung view transaction. At as far as I know, pwede rin ho yan dito. Kasi ayan, may mga lalabas naman na details dito. So either or pwede. Ako, ginagawa ko lang dito para sigurado, at least kahit papano, ganun pa rin naman yung lumalabas. Either dun or dito ka pupunta. Ngayon, ano yung sinabi? Okay? If you see the success status, it means reward is in your wallet. Eto yan mga boss. Okay? Eto, add elixir. Kagabi, na nag-ebas tayo, naibigay na nila. So most probably around 12 ata yun, kung hindi ako nagkakamali, ng midnight. So naipasa na rin kagad nila yon. Tapos same transaction nangyari, hindi ko alam kasi kung ano yung oras na lumalabas dito. Okay, etong 4014 nila inilabas, 1104 pa nga lang na pecha, pero sa pecha natin dito is 115 na sa akin na. So eto na, disseminate na nila talaga tong ano na tong as early as possible. Ngayon mga boss, lalabas din naman dito, if you see the pending status, it means the DPET is still not transferred into your wallet. Success status will appear when the DPET has been added to your wallet. Malinaw naman na to. Okay? Naebas na rin natin to kahapon. At technically, wala rin ho talagang gas na nangyari. Sa experience ko, wala rin ho talaga. Ito yung tinutukoy nila. Pagdating dito sa mismong transaction, may pending na nakalagay dito. Ngayon, ang dami ko nakitang Pedro. Doon sa mga nakapanood ng video na yun, refer ko na lang kayo doon. Ang dami ko nakitang Pedro, Diyos ko po. Diba? Naebas natin to kahapon at ito iebas pa rin natin to ngayon ulit. Dito sa mismong Elixir Exchange, merong letter I. Eh, nakalagay naman dito, the balance will be sent to your wallet every weekend. So baka hindi nyo mabasa, palakihan pa natin. Ayan, naka-indicate na. So, weekend na po mamaya. Ilang oras na lang hihintayin natin, Sabado na. Eto yan mga boss. Bakit eto yung iniebas natin? Kasi mga boss, kung eto, diba, naipadala na nila itong mga to,
etong mga nasa leaderboards, Diyos ko. Ilan daw mga boss? Si 056 saka si 06B. Okay? 4,000, 2,000 at yung iba pa na meron DPET tokens na nakuha. Okay? Kung weekend yan at mapapadala dyan, anytime, okay, they do have the right to exchange their DPET token to encash it. Okay? Para, alam nyo, maging pera na. Kasi kahit ako, hindi ako magiging hipokrito, 480,000 yan mga boss, yung 4,000 DPET token na yan. At kung ako manan nandyan, hindi ako magdadalawang isip. Yeah? Kasi may mas mainam akong paglalagyan dyan. Kaya lang, hindi ako yung nasa 4,000. Si 0x56, saka si 06B. Diba? Hindi yan napalitan, sila pa rin. Pero ngayon na lang, on the latter part ng mga higher levels na, sila na yung nag-accumulate ng mga damages na medyo may kalakihan. Ito yan mga boss. Pag itong mga to nag-encash, hindi ko alam kung ano pwedeng mangyari. Pero ako, kutob ko, pag ito nag-encash at nagpapalit, okay? Sa palitan ngayon na meron tayo, okay? Magkano palitan ngayon? Is 125. 4,000 DPET token dyan, amounting to 500K. Okay. So, ako, ina-expect ko kung ito, eh, alam nyo, may ngayon, eh, umakit-akyat, kagabi, ayan nga, nag-131 pa, tapos ngayon is 126 na ulit, may malaking chance na magpa-plunge down talaga to. Hindi ako magdadalawang isip na mangyari talaga yon, at ina-expect ko talaga magpa-plunge once na nagkaroon ng selling na itong mga DPET tokens na to. Well, can we blame them? Of course not. Pero syempre, kung unti-unti yan, gradual, eventually. Diba? Mababa yan, pero hindi ganun ka-drastic. Pero feeling ko, kung ito, magbabatuhan itong mga to, yung mga nandito sa leaderboards, Diyos ko po. Diba? Yung 4,000, malaking halaga na yan. 500K yung amount niyan. Though, baka bumaba, hindi naman na ganun kalaki. Pero most probably, merong mga instances na mangyayari dyan na ganyan eh. Baka mamaya, hindi muna siya magbenta, tapos hayaan niya muna tumaas, then by the time na mataas, nasa kanya ibenta. Depende sa kapasidad na itong tao na to, na itong nanalo na to, ng 1 and 2. Kung kapasidad niyan, talagang kaya mag-hold, edi swerte. Ganun talaga. Di ba? Eventually, malaki talaga may aambag niyan. Pero yun nga, di natin yan control, di natin yan hawak. So, ako, ina-expect ko na rin. Ngayon, mga boss, etong naebas nila about dito, sa totoo lang, malaking bagay. Ito, napakita natin kanina to. 30 mil na ho, ang isang BNB. Okay? So, technically, up ako ng ilang percent, almost 100% na pagdating dito kay BNB. Ngayon, mga boss, imaginein nyo, kung etong ginawa nila dito, ay hindi ganito at pinaggagagas natin, tatumbling tayo. No joke. Tatumbling tayo sa gas. Napakamahal niyan. Lalo na sa BNB. Ngayon mga boss, may mga haka-haka. Well, actually hindi haka-haka. It was already announced before na magkakaroon ng... Hindi ko alam talaga yung terminology na ginagamit nila. Yung cross nodes. Basta yun, pwedeng marama pababa yung gas. Kaso ito yan mga boss. Diba? Isipin nyo kung wala nun, hanggat hindi na-implement yan. Diyos ko po, every time na maggagas tayo, palaki ng palaki yung halaga talaga. At hindi nagbibiro si BNB at wala ho atang balak humintuto sa pagtaasa ngayon. Pabor dun sa mga nagtitrade, pabor din dun sa mga nag-hold, good job. And congrats din ho sa inyo mga boss. Lalo na dito sa mga na merong hawak ng BNB. Hindi naman ganun kalaki hawak ng BNB. Pero I'm glad na tumataas. Pero hindi ako glad kung maggagas ako. Hindi ako bagay hipokrito kung sakit niyan. Tapos ang value ng DPET token, ito lang, 125. Wala ka sanang problema kung ito, halaga na ito, 2,000-3,000 pwedeng magtangke. Kaso hindi, di ba? Ay nga 1,000 lang eh. Pero hindi, 125 talaga eh. Makate talaga. Makate sa makate. So ako, hindi ko alam kung magkano or paano magkano aabutin yung i-cash, i-encash nila pag mag-encash na malaki or magsuswap ng tokens. I don't know. Diba? Pero ako, ina-expect ko once na nawala yung circulation, yun nga. Bababa at bababa pa rin yung value. Na pwedeng mag-trigger dun sa mga taong nag-aabang naman to buy. Kasi ngayon, eto nga. Eto yung halaga niya. Marami nag-trigger ng buy nung nag 77, 78 pesos. So, expected na rin to. Ngayon mga boss, abang-abangan natin kung ano man yung may-ebas nila. Pero next week na ho yung next season. So
So, yun. At least makakapagsimula na po tayo ulit ng pag-earn ng elixir. Hindi po ng cash ha, ng elixir pa lang. So, ito yung mga bagay na kung saan, hopefully, by next week. At sana at yung mga susunod na mga updates nila, eh, magtuloy-tuloy na rin ng pag-usad at pag-abante, lalo na po sa pag-angat. Ayun nga ho, wala na ho ako ibang i-ebas pa, pero pupunta na ho tayo ng shoutout section. Sorry, late lang ho ngayon. Eh, inipon ho muna natin. Kay Ramos Charles, kay Ronald Salas, kay Patrick Nugid, kay Irish Purpose, kay Jay Legaspi at sa pamangkin niya na si Akaya, Amber at si Rise from San El Devoto sa Bulacan. JL Sungit ng 5MC Guild. Shoutout doon sa 5MC Guild. Saka labay na rin natin yung Deepak Masters. Okay. Sa misis ni James Principe na si City Councilor Angelica Peñalba from Crypto World. Tapos Michael Ambray ng Dubai, kay Cryptoki, Sherwin Tanyoan, Patrick, tapos Jer Ange PH, Vix Adventure, na tapos si Cassie Ligas, Rotsen Gaming, Marco Santos na since 900. Boss, maraming salamat sa pananatili at sa patuloy na pagsuporta. Kay Solid Anime na since 300 naman, maraming salamat din po sa patuloy na pagsuporta. At kay SpongeBob SquarePants. Yun nga. Ayun nga po, maraming di ba? Parang announcer, pero bulol. Maraming salamat kung umabot naman dito sa minuto na to. Ayun nga ho, wala na ako yung mga iebas pa. Hanggang sa muli, kita kits.